Former Lakers point guard nahuli ng pulis. Pang-aasar ni Dillon Brooks nagbunga na isahan ang Lakers. Ang former NBA champion at dating point guard ng Los Angeles Lakers na si Rajon Rondo ay naaresto ng mga pulis, mga amigo, dahil sa possession of illegal firearms, drug paraphernalia at marijuana. Nagsimula ang lahat na magkaroon ng traffic violation sa Indiana, mga amigo, at naamoy ng kinauukulan ng mayroong marijuana sa sasakyan nitong si Rajon Rondo. Kaya naman agad na nag-conduct ng search operation sa kanyang sasakyan. At dito nga nakita ang lahat, mga amigo. Ayon pa sa report, bawal talaga magdala ng baril itong si Rajon Rondo dahil dati na mayroong reklamo sa kanya. Patay tayo dyan, Rondo. Nadali patuloy. Speaking of nadali, tinalo ng Houston Rockets ang Los Angeles Lakers kanina sa score na 119-135. Nanguna si Jalen Green na may 34 points at itong si Alperen Sengun na may 31 points para masigurado ang panalo ng Rockets. Si LeBron, AD at D'Lo ay gumawa ng tig 23 points. Well, nakuha ang momentum ng Rockets dito kay Cam Whitmore bago matapos ang first quarter. Grabe ang hustle play. Gumawa siya ng back-to-back basket. Dinaan sa sipag, samantalang ang Lakers parang ang tamad tingnan, parang may hangover pa sa laban nila kontra Golden State Warriors na umabot sa double overtime. Umiscore ng 12 points sa first quarter itong si Cam Whitmore. Sa second quarter, kumagat si Jared Vanderbilt sa mga antics move nitong si Dillon Brooks. Sa dakdak neto ni Vando ay itinulak siya ni Brooks sa ere at na-bad trip siya, mga amigo. Nireview ang naturang play at tinawagan lang ng common foul itong si Brooks. Sa layup na ito ni Reeves, mga amigo, ay nagkatulakan nga si Brooks at Vando. Then ayon, may pahabol siyang tapik sa ulo ni Brooks na dalawahan tuloy na technical foul kay Derecho. Ejected sa laro itong si Jared Vanderbilt. Ayon kay Brooks, naramdaman niya daw na sa palagay ni Vando, gumawa siya ng dirty play, kaya doon na nagsimula ang lahat. Magulang ka, Brooks. Ayon pa kay AD, okay lang ang hard foul pero hindi pwedeng itulak sa likod ang isang tao habang nasa ere. Dapat daw ay na-eject niya si Brooks sa laro pero baliktad nga ang nangyari. Hindi lang si Vando ang binanatan ni Brooks, maging si LeBron James sa rebound, binanatan sa mukha at sobrang tagal makabangon. Kitang-kita na talagang sinadya ni Brooks ang naturang play kasi nga wala nang bola si LeBron ay hinabol niya pa ng kanyang kamay. Binigyan dito si Dillon Brooks ng flagrant foul penalty 1. Nasira na ang diskarte ng Lakers. Well, hindi na ito bago kay Dillon Brooks at kay LeBron. Sa tira na ito ni Brooks, talagang inaasar niya pa si LeBron. Sa third quarter kasi, mga amigo, ay nagkaroon ng 16-4 run ang Rockets kaya tuloy ng lumubo ang kalamangan. Umabot pa sa 30 points at sa fourth quarter, sinubukan ng Lakers na humabol na idikit nila ang kalamangan sa 10. Subalit huli na, aminado si LeBron James na na-outwork sila ng Rockets at talaga hindi daw agad sila nakakababa. Hindi na rin ibinalik si AD sa fourth quarter dahil sa groin injury at ayon kay AD, medyo nakakaranas siya ng konting pananakit at hindi siya makagalaw ng maayos gaya ng dati niyang ginagawa. Hindi rin siya sigurado kung makapaglaro siya bukas kontra Atlanta Hawks.